Bago po tayo mag-start sa ating basic tutorial ngayon, I just want to thank po sa ating mga subscribers sa kanilang mga nakaka-inspire na comments. So, thank you for that po. So, sa ganitong paraan po ay nakakatulong po ako sa paggawa ng video lessons or video background. So, sana po muli itong ituturo kong basic tutorial sa paggamit po ni KineMaster ay makakatulong po ulit sa inyo sa paggawa po ng inyong video lesson. Ngayon po, nandito tayo sa interface ni KineMaster na kung saan ikiklik po natin itong malaking bilog na ito para po makapunta tayo sa video editing ni KineMaster. So, click lang po natin siya. Yan. Kapag na-click na po natin siya, ito po yung lilitaw, yung select aspect ratio. So, kayo po, pipili kayo dyan kung anong gusto ninyong ratio. Pero, si ako po, ang lagi ko pong ginagamit na ratio ay ito pong 16:9. So, ito po yung aking ikiklik. Kapag may click na po natin yung size or ratio na gusto natin para sa ating video lesson, so ito na po. Nandito na po tayo sa video editing na kung saan dito na po tayo gagawa ng ating video lesson. So si KineMaster po, meron siyang mga tool na gagamitin para maging interactive po yung ating paggawa ng video lesson. So, ayan po, no? So, mamaya, isi-share ko kung paano gagamitin yung mga tool po niya, no po, para makagawa tayo ng ating video lesson. So, ngayon po, ang unang gagawin muna natin, step 1, syempre, is gagamitin muna po natin yung media. Kasi po, kapag hindi tayo nag-insert ng ating media, kung mapapansin niyo dito sa side, so, ilan is ang... hindi natin ma-open yung tatlong tool. So, kailangan mag-insert muna tayo ng ating intro. So, ang gagawin po natin, i-click po natin yung media. Pag kinlik po natin yung media, at gaya nga po nung sinasabi ko dun sa tutorial ko dun sa una, yung paggagawa ng video lesson, dapat naka-prepare na po lahat ng inyong mga images na ilalagay sa inyong paggawa ng video lesson para nag-i-insert na lang po tayo. Ano po? So, click po natin itong media. Yan. Pag na-click na po natin si media, dadalhin po niya tayo sa ating media browser na kung saan yung inyong mga images na ilalagay sa inyong paggawa ng video lesson ay nandyan po. Ano po? Nakasave na po dyan sa inyong photos or videos. Gumawa na po ako ng intro ko gamit din po si KineMaster para hindi na po paisa-isa yung ilalagay ko. Para sa next step ko is yung mga lesson na yung ilalagay ko. So ngayon po ang pinaka intro ko is hahanapin ko lang po siya dito sa aking media browser kung saan po siya naka-save. Ano po? So, i-click ko lang po itong export dahil dito po naka-save yung aking intro. So, i-click lang po natin. Kung okay na po kayo sa inyong intro, kung meron kayong mga intro na ginawa sa inyong paggawa ng video lesson, so, click lang po. So, ako, i-click ko lang siya. So, ayan. Kapag kinlik ko na po siya, yan, automatic po na nandito na tayo sa video editing po ni KineMaster. So, ayan po, nakita po ninyo, nandito siya sa ibaba. So, ayan. Idadrag ko lang po siya para mapunta po siya dun sa pinaka-una. Ngayon po, ipi-play muna natin siya. Ang gagamitin po natin is yung ating play tool. Click lang po natin tong play tool. So, pag okay na po tayo sa ating intro,
Click lang din po natin yung ating play tool para po ma-stop yung ating ginawang video lesson sa ating intro. So ngayon po, ang step 2 naman po natin ay kung paano tayo mag-type or kung paano tayo maglagay ng title sa ating video lesson. So ito po ang ating gagawin. I-click po natin yung layer. Once po na-click na si layer, so nandyan po yung media, effect, overlay, text, and handwriting. So dito po tayo sa text na kung saan dun po tayo magta-type ng ating title. So click lang po natin yung text and then ayan po. So, mag-start po tayong mag-type. I-double click lang po natin yan para lumitaw po yung mga letters po. Ano po? So, ang ilalagay ko is 3. So, ayan. Click ko lang po yung 3 and then okay. So, ayan po. So, makikita nyo po, nandun na po siya sa ating pinaka title, which is quarter 3. So, kapag kinlik nyo na po yung or kapag nag-type na po kayo ng inyong title ng inyong video lesson, lilitaw po dito sa side na ito yung in animation, overall animation, out animation, alpha, rotate, yan po. Yan yung mga lilitaw. And then, meron din pong tool dito sa taas. So, ito pong A na to. Yan, yung A. Pag kinlik nyo po yan, pipili kayo ng design na gusto ninyo sa inyong tinype na letter ng inyong video lesson. So, ako po, ang pipiliin ko dito po ako sa display. So, ito po yung aking gagamitin. Click lang po natin ulit. Ayan, kung mapapansin nyo, nandun na po sa taas. And then, click po natin yung check. So, kapag okay na po siya, so click ko lang po itong puti dito sa gilid. Kasi itong puti na to, dyan po tayo magpapalit ng kulay. No? Click lang po natin. Ayan po. So, ang pipiliin ko po na kulay is blue. So, click lang po natin yung blue. And then, click po natin yung check. Ayan. So, once po na na-click na natin yung check, may arrow po dito sa ibaba. So, drag lang po natin yan para lumaki yung 3. So, ayan. Okay na po, no? So, kung napapansin niyo yung 3, meron siyang black sa gilid. Parang meron siyang shadow. So, pwede nyo po siyang tanggalin. Kung gusto nyo tanggalin, pwede po. Scroll up lang nyo po itong nasa gilid. So, ayan. Shadow, glow, outline. So, i-off lang natin. Mawawala si shadow. Kung gusto po ninyo ng glow, pwede siya. Kung gusto nyo po ng outline, pwede rin. So, ito pong bilog na tatlong ito. Yan. Pwede rin po ninyong palitan ng kulay yan. Click nyo lang po yung bilog. Yan. Kagaya lang po nung dati na nag-enter po tayo ng number 3. So, check lang po para bumalik po tayo sa dati. So, once po na okay na sa inyo yan, click lang po natin yung check. So, kapag okay na po, kung nakikita ninyo itong minutes namin dito sa baba at saka yung line po na red, yan yung magsisilbing guide po natin sa pagtansya po sa paglalagay ng mga title na sa ating video lesson. So, subukin po natin. So, ayan po, no? Natira pa rin si number 3. So, ang gagawin po natin, tatansyahin po natin, gamit po itong minutes na ito sa taas at saka yung line. So, idadrag ko lang po. Idadrag ko lang po. So, tatansyahin lang po natin. So, nasa inyo po kung paano yung pagtatansya. Kung napapansin po ninyo, ayan yung kamay.
So, tatantyahin ko po yung kamay. So, ayan. Kapag nag-click na po ng kamay, dapat dun palang lilito si 3. So, po. Ngayon. So, ayan po. Ngayon, sobra siya dun sa line. Kung napapansin ninyo, yung line, sumobra po siya sa guhit. So, paano po natin siya ikakat? Ikakat po natin siya, click lang po natin yung number 3. Yan. Pag kinlik po natin yung number 3, lilitaw po yung gunting. Kapag lumitaw po yung gunting, so click lang po natin si gunting. Ayan, yung trim split. So, merong trim to left, trim to right, and split at playhead. So, dito po tayo sa trim to left. Kasi, yun po ang ikakat po natin. So, click po natin yung trim to left. Then, okay. Play po natin ulit. So, ngayon po, paano naman natin siya ikakat? So, gaya po ng dati, click po natin yung number 3. And then, yung scissor. Then, trim to right. Pero, bago nyo po siya ititrim, dun sa sumobra dun sa pinaka-line po natin. Siyempre, kailangan po natin siyang tansyahin ulit. So, idadrag po natin ulit. Yan. Kung napapansin po ninyo, yung quarter, biglang mawawala, natitira si 3. So, dyan po natin siya ikakat. Yan. Kapag po yan, kapag natansya nyo na po, then, pwede nyo na siyang i-trim. And then, check. So, try po natin ulit. So, ayan po. Sabay silang nawala ng quarter sa taas. So, ngayon po, ilalagay naman natin yung week ng ating lesson. Kunyari, week 26. So, magka-type po tayo ulit. Click po natin yung layer. Click po natin yung text. Then, double-click po. Para lumitaw po yung keyboard. So, type po natin yung week 26. So, pag na-click na po natin yung week 26, ang susunod na gagawin is okay. Para bumalik po tayo sa ating video editing. So, gaya po ng dati, palitan natin yung kulay. Gawin po natin blue. Then, click po natin yung check. Ngayon, gusto po natin siyang ilagay sa taas, drag lang po natin. Kung gusto niyo po siyang i-adjust yung size, ito, may arrow po. Yan, click lang po yung arrow yan para ma-adjust siya. Yan. So, kung okay na po sa inyo yung laki, then okay po. Check natin. So, ayan, nandiyan na po si week 26. Yan. Gaya po ng sinasabi ko kanina, lagi po ninyong tinatansya, ang pinaka-guide po natin is yung guhit sa gitna. So, play po natin, tignan po natin kung tansya siya dun sa ating intro na video lesson. Drag ko lang po ulit. So, hindi po siya sumakto. So, ang gagawin na lang po natin is tansyahin. Yan, tapos click po natin, then yung cut. So, ayan po. So, ito po, pwede din natin siyang i-adjust. So, yan, long press lang po natin. Ayan, para humaba po yung ating title na week 26. Then, click lang po, drag lang po natin para bumalik po tayo sa dati. So, ngayon po, ang ita-type naman po natin is yung title ng ating
lesson. So, ang gagawin na lang po natin, itong week 26, click po natin yung week 26, pwede po natin siyang i-copy. So, paano po natin siyang i-copy? So, ang gagawin po natin, kung nakikita po ninyo itong tatlong dot dito sa gilid, so, click po natin yan. Pagka-click po natin, lilitaw yung duplicate, bring to front, bring forward, send backward, send to back. So, ang gagawin po natin is click natin yung duplicate. Pag na-click po natin yung duplicate, i-drag natin po pataas. Ayan. So, ayan po. Dalawa na po yung week 26 sa ibaba. So, ang gagawin lang po natin, yung sa pangalawa, itong pangalawa ang i-click natin. And then, edit na lang po natin. So, paano natin siya i-edit? So, dito po tayo sa parang typewriter siya. So, click po natin yung parang typewriter. So, yan po. Babalik tayo ulit sa pagtatype. So, itatype na po natin yung ating pinaka-title. So, i-delete ko lang po yung week 26. So, ang topic po natin, kunwari, is malaki. So, ayan na po ang title ng ating video lesson. So, ang gagawin lang po, i-drag na lang po natin ulit itong ating pinaka-title. So, kung nakikita po ninyo, medyo malaki po siya dun sa ating pinaka-front. Babalik po ako ulit doon sa typewriter. So, i-adjust ko lang po. So, i-enter ko lang po ito para maging pantay po, no? Para pumagitna po siya. So, ayan po. Then, pwede natin i-adjust. Alisin ko lang po yung shadow. And then, syempre, palitan po natin yung font niya. So, papalitan po natin yung font. Yan po lagi ang kadalasan kong ginagamit na font. And then, gusto kong palitan po yung kulay. Palitan ko lang yung kulay. Gawin kong red. So, ayan na po. Adjust lang po natin. Then, click OK. Try po natin i-play. So, ngayon po, kung gusto po natin gawing animation yung ating title, so, i-click lang po natin ulit yung pangalawa yung title. So, babalik po tayo dito sa ating tool. So, makikita po ninyo, nandyan yung in animation, overall animation, out animation. So, ayan po. Itong tatlong ito, yan po ang gagamitin natin. So, po. So, ngayon po, bago po yan, so, gusto ko po siyang i-attress lang ng konti. Yan. Hindi ko po siya itatapat dun sa week 26. So, i-attress ko lang po siya ng konti. Then, click ko po ulit yung ating title. Lalagyan ko na po siya ng animation. So, dun tayo sa in animation. Click po natin yung in animation. So, ayan po. Marami po kayong pagpipilian. So, sa title ko po, ang ginagamit ko is yung letter by letter. Yan. Ito pong letter by letter, i-click lang po natin. So, yan. Pag kinlik po natin, makikita po ninyo yung timing dito sa ibaba. So, nasa sa inyo po kung anong bilis ang gusto ninyo. So, ako po, 1 po, ay, ito po, 2. Yan po. Or, kung mas mabilis pa, pwede nyo pong i-adjust na 2.5. So, nasa sa inyo po kung paano yung adjustment ng inyong title. So, kapag okay na po yung ating in animation, lalagyan naman po natin siya ng out animation. So, i-drag lang po natin pataas. Hanapin natin yung word na out animation. Then, click po natin. So, ayan po. Marami po kayong pagpipilian dyan. Ang ginagawa ko po sa akin is yung
fade. Yan po lagi ang aking out animation. And then, click lang po natin yung check. So, try po natin siyang i-play. So, ayan po. Ang next po, lalagay ko po yung milk paste. So, ikaka-copy paste ko po ulit yung malaki. Mas malaki, saka pinakamalaki. Click ko lang po ulit. And then, dito po ako sa tatlong dot. Then, click ko lang po ulit yung duplicate. So, idadrag ko po siya pataas. So, ayan po. Then, click ko lang po ulit yung title. And then, itong typewriter para ma-edit po natin siya. So, ilalagay ko po yung milk base. So, ayan po. Meron na dyan na po yung milk base. Drag lang po natin pababa. So, ayan. Gusto ko po siyang palitan ng kulay. Ngayon po natin ng green. Ayan po. I-adjust ko lang po. List ko lang po ng konti yung milk paste. So, ayan po siya. Then, check. So, pantay na naman po yung malaki tsaka yung milk paste. Ayoko silang magpantay. So, ang gagawin po natin, adjust. I-adjust po natin ulit. Gagamitin natin itong line na nasa gitna. Ayan. So, ito pong word na pinakamalaki. At saka itong line sa gilid, yan po yung hangganan niya. So, ang gagawin ko, yung milk base, idadrag ko po siya paatras. Yan. Diyan ko po siya ilalagay. Para hindi po magsabay yung title at yung milk base. Ano po? And then, so, try po natin siya ulit. Ayan po. So, okay na po tayo dun sa kanyang animation. So, ngayon po, tatansahin po natin itong ating pinaka-title. Ano po? Ipi-play ko lang po siya ulit. So, ayan po. Nakita nyo, nagkasabay po yung lesson proper na natin and then yung pinaka-intro. So, ang gagawin po natin ulit, magtatansya po tayo ulit. So, igadrag po natin siya ng dahan-dahan. So, ayan, tatansyahin nyo po kung saan siya pwedeng i-cut. So, gagamitin ang pinaka-guide po natin dyan yung line sa gitna. So, ayan po. So, hanggang dyan lang po dapat yung ating title. So, ikakat po natin. Ayan na po. Ikakat na po natin siya ng sabay-sabay. Since itong week 26, hindi po natin siya nalagyan ng animation. Lalagyan ko lang po siya ng out animation para pare-pareho po sila. So, fade po lagi ang ginagamit ko sa out animation. So, ayan po, no? So, ikakat na po natin sila para sabay-sabay po silang mawawala dito sa ating pinaka-front ng ating video lesson. So, gagamitin lang po natin yung scissor. Then, print to right. Ayan, print to right. So, yung ito pong tatlo is ipiprint to right po natin. Ayan. Para sabay-sabay po silang mag-out. So, ayan. Tingnan po natin. Drag po natin na konti. Magandang araw mga bata. Ako. So, ayan po. Nakita po ninyo sabay-sabay silang natanggal or sabay-sabay po silang nag-fade. So, ngayon po, ang step 3 po natin ay yung pinaka lesson proper na po natin. So, since po ang kunwari, ang topic po natin ay ang malaki, mas malaki, pinakamalaki. So, maglalagay lang muna po ako ng aking background. So, ang gagawin po natin, maglalagay muna po tayo ng ating background. So, ikiklik ko po ulit yung media.
Hahanapin ko lang po yung aking ginagamit na background. Since po yung aking background ay nandito sa aking Bluetooth. So, ikiklik ko lang po yung aking background. So, ayan po. Nandyan na po tayo sa ating background. Kung napapansin nyo, hindi po siya pantay. So, ang gagawin po natin dyan, click lang po natin yung ating background. So, nakikita nyo po itong square dito sa pinakagitna. So, click lang po natin yan. Then, adjust lang po natin. So, pag okay na po tayo sa ating size ng ating background. So, ayan. Check lang po natin. So, magpapantay na po yan. Then, check. So, ngayon po, mag-i-insert na po tayo ng ating mga images na ilalagay po natin sa ating paggawa ng video lesson. So, since po, ang topic po natin ay malaki, mas malaki at pinakamalaki. Siyempre, ang unang intro po natin sa ating video lesson ay mag-voice record muna po tayo. Paano po tayo mag-voice record? Sa voice record po, eto, click lang po natin tong tool na to. Para po makapag-record tayo, siyempre, i-click natin yung start. Try po nating mag-record. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga bagay na malaki, mas malaki, at pinaka malaki. So, ayan po. Then, kapag after nating mag-record, click lang po natin yung stop. Pag na-click po natin yung stop, lilitaw po itong mga tool na ito. So, ayan po, no? Makikita ninyo dito sa taas, ayan po, merong mga tool. So, mamaya, i-share ko po kung paano gagamitin yung mga tool na yan. Pero ngayon po, so, drag muna po natin yung dun sa nirecord po natin. So, ito na po, automatic. Ito po ang kinagandahan kay KineMaster. Kay KineMaster po, automatic po na nagsisave yung ating voice record. Try po natin siyang i-play. Mga bata, ngayong araw na ito ay ating pag-aaralan ang mga bagay na malaki, mas malaki, at pinaka-malaki. So, ayan po. Since po na meron na tayong voice record, so, ang gagawin po natin, i-adjust po natin yung volume ng ating voice record. Paano po natin i-adjust? I-click po natin itong ni-record nating voice record. And then, dito po tayo sa speaker. So, ayan po. Sa speaker, nandyan po yung audio. So, 100%. Kung gusto po ninyong mas malakas, pwede po yan hanggang 200%. Yan po ang lakas ng ating audio. So, pag okay na po kayo dyan sa ating volume ng audio, then click po natin yung check. So, okay na po tayo dyan. So, syempre, ako po, ang ginagawa ko po, yung mga sinasabi ko is tinatype ko po. So, nilalagyan ko po siya ng word. So, magta-type po ako ng word. So, gamit po yung layer, then text. So, itatype ko lang po kung ano yung nirecord ko. So, ayan po yung sinabi ko kanina sa voice record. Mga bata, ngayong araw na ito, ay pag-aaralan natin ang mga bagay na malaki, mas malaki, at pinaka-malaki. Then, click lang po natin yung okay. So, ayan po. I-adjust po natin ng konti. And then, kung gusto po ninyong palitan yung font, so ayan po, click lang po natin yung A. Ayan yung mga font. So, ako ito po ang ginagamit ko palagi. Ayan, yan lang po. And then, papalitan ko po ng kulay. Gawin po natin red. So, alisin ko lang po yung shadow. Ayan, para mas malinaw po. So, ayan po, kung gusto ninyong i-adjust, okay lang. Ayan yung i-adjust, okay lang po. Okay. Kung gusto po ninyong ilagay yung inyong
pictures or yung video. Kunwari, meron po kayong video. So, make it sure po na yung inyong background sa paggamit ng video, either blue, yellow, green. So, pwede po yun. So, pwede po natin siyang tanggalin yung background. So, paano po natin tatanggalin yung background? So, meron po akong sample dito na video ko. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano siya tatanggalan ng background, yung green na background, yung yellow na background, at saka yung blue na background. So, dito lang po tayo sa layer, then punta tayo sa media. Click po natin yung media, and then hanapin lang po natin yung ating video dito kung saan tayo nag-record. So, ayan po, meron akong mga video po dito na ginamit. So, try lang po natin tong video ko na ito. Ayan po. Click lang po natin siya para mapunta po siya sa ating paggawa ng video lesson. So, idadrag ko lang po siya. So, kunwari po, ito po yung aking video na ginawa. No po? So, paano mo tatanggalin yung background? So, una po, ikakrap ko muna po siya. No? Ikakrap ko muna kasi po itong nandito sa baba, hindi po yan matatanggal. So, ikakrap po natin dito sa may gilid. Hanapin po natin yung crop. Ito po yung cropping. Click lang po natin yan. So, ayan po. Crop na po natin siya. So, yan. Once po na nakrop natin, drag lang po natin ulit para lumaki siya. So, paano po natin tatanggalin yung green screen o yung green na background? So, dito po sa ating tool na ito, hanapin lang po natin yung chroma key. So, ayan po yung chroma key. Click lang po natin. So, i-on lang po natin yan. And then, ito po yung mga tool niya. So, ito po yung mga adjustment niya. Ano po? So, kayo na po ang magtansya kung ano yung gusto ninyo, kung paano nyo po siya tatanggalan ng background. So, adjust lang po yan. So, ayan po. So, ayan. Okay na po. Natanggal na po yung green. So, i-check na po natin. Pag na-check po yan, nakikita ninyo meron pang green na sa gilid. So, i-click lang po natin, then i-crop po natin para mawala po yung green. So, crop lang po. So, ayan. Wala na po yung green. Try po natin siyang i-play. Malaki at pinaka-malaki ating kapaligiran. So, ayan po. Yan po yung sample po na pagtanggal po ng background gamit ang green na background na ginamit niyo sa inyong video lesson.